Matapos nga po ang sunod-sunod na pagkapanalo ng Hiroshima Dragonflies at magandang highlights ng ating pambato na si Kay Sotto sa unang panalo nila dito nga po sa Kyoto Hanaris at dalawang sunod naman po na panalo sa Ibaraki Robots, no, ay hindi po maiwasang hangaan etong ating pambato na si Kay Sotto ng mga NBA scout, no, na talagang nagmamatsyag dito sa mga laruan ni Kay Sotto. And recently nga lang po, kung matatandaan ninyo, marami po ang nambabash dito kay Kay Sotto at sinasabing walang improvement, no, walang pagbabago. At ang dami pong napahiya dahil po sa sunod-sunod na pagkapanalo ng Hiroshima at sa matataas po na puntos na ginawa ni Kay Sotto sa laban. Well, kasi ang dami talagang nambabash at hindi sumusuporta ka Kay Sotto, kaya napapahiya na lang sila bandang huli. Kasi nga naman, ang daming mga ginagawa ni Kay Sotto na hindi po nila inaasahan. Biruin po ninyo yun, kahit nakakatapat na ni Kay Sotto ang mga ex-NBA player, ang mga sharpshooter, ang malalaking tao, no, or halos kasing tatangkad na niya, ay talagang nasasabayan ni Kay Sotto. Minsan nga, nabubutatapan niya, nasusupalpalan at nadadakdakan ng harap-harapan. Yan po talaga ang pagpapatunay na napakalaki po ng potensyal ni Kay Sotto makapasok sa NBA. And hopefully nga po guys, after ng kontrata niya dito sa Hiroshima Dragonflies, din susunod na po yung NBA Summer League, ay maging positive na sana yung pagpasok niya sa NBA. Kung matatandaan po ninyo sa mga recent game ni Kay Sotto, ay very consistent na yung mga galawan niya. Maganda na po yung mga binibigay na laruan ng ating pambato na si Kay Sotto. Lalo na po yung huling naging laban niya dito sa Ibaraki Robots, na halos talaga nga nasasabayan niya na, no, yung mga galing at mga professional basketball player. Hindi po natin maitatanggihan kasi napapanood talaga natin yung mga laruan ni Kay Sotto. Dahil na nga rin po sa napakagandang playing time ni Kay Sotto dito sa Hiroshima, 20 to 22 minutes of playing time niya lagi, ay talaga nakakakilo si Kay Sotto na maayos, nakakapunto siya. Hindi po siya yung tipong nagmamadali kasi mauubusan ng oras. At ang mapapansin nyo din, talagang hindi bakaw at lagi siya pinapasahan ng mga teammates niya. Yan po talaga yung sikreto, basta maganda yung coaching, maganda yung pakikisama ng mga team member niya, ay madaling makakapunto si Kay Sotto, lalabas po talaga yung potensyal ng ating pambato. Kaya ngayon guys, no, nangunguna talaga at sikat na sikat po itong bilig dahil na nga rin po sa ating pambato na si Kay Sotto. Well guys, napakarami pa nating kaganapan. I-update ko po kayo muli and don't forget po to like and subscribe. Maraming salamat po.